Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ang magiging topic natin ngayon ay tungkol sa pag-install ng framing ng metal paring and hardiflex. So saan ba kadalasan ginagamit? Ang mga materials na ito ay kadalasan ginagamit sa ceiling. So ang ceiling natin ngayon ay hardiflex. So ang laging ginagamit pag ang hardiflex, ang framing natin is metal. Kaya ito ay metal paring. So, ang metal paring guys ay ito ay hindi structural, non-structural materials na ginagamit to hold materials na sa finishing. Yan po yung kadalasan na ginagamit sa mga paglalagay ng framing, lalong-lalo na sa ceiling. So, ang size po ng metal paring ay 1x2. Ang kasama po sa metal paring ay wall angle, C-channel or yung tinatawag na carrying. Yun po yun. So, meron akong sample ng metal paring guys. Ito yung metal paring niya. Ito yung sa framing niya. And then, meron akong wall angle. Yung wall angle guys is ito yung ginagamit kadalasan sa mga cove, sa may mga design na nakadrop. Yung mag-hold ito sa pagitan ng metal paring at saka itong wall angle. Kaya wall angle, ginagamit ko to sa wall para ipatong o ikabit yung metal paring. So ito ang pinakamahalaga sa lahat ay itong C-channel o carrying. Itong C-channel carrying, ginagamit ito pang bracket at saka para hindi lumundo yung metal paring nyo. Ito yung nakahang sa taas, then kakabitan ng metal clip at saka lalagyan ng bracket at saka hanger pati na rin yung support para hindi lumundo yung metal paring. So ito yung magiging topic natin ngayon, paano mag-install ng metal paring na framing using hardiflex. So itong dalawang materials na ito, ito ang kadalasang ginagamit sa common ceiling o sa mga pole ceiling, kadalasang ginagamit even sa drop ceiling o yung cove ceiling katulad dito na may design. Yan po yung kadalasang ginagamit. So sa hardiflex tayo, ang hardiflex guys is a high grade materials ito na may cellulose fabric at saka may cement at saka water at saka sand. Yan po yung materials dyan. Ibig sabihin in short is fabric cement siya. So walang problema kung ito ay mabasa kasi nga gawa rin to sa semento, may fabric na may kasamang additives na chemical. So applicable ito sa lahat ng parte ng kisame, mapawet area man yan, okay gamitin tong hardiflex. At saka ang advantage ng hardiflex, nakukurb siya kahit na sa mga wet area na kitchen, toilet, pwedeng pwede ito. At saka sa outdoor nyo na terrace, gawin yung ceiling okay kasi yung resistance nito ay napakataas. Una ang advantage nito, ay yung pangalawang advantage nito, fire safety ito. Pangalawa, fire safety. Madali rin ikabit. So, ito yung magiging topic natin ngayon. Kung paano ikabit yung framing ng ceiling na may design o pole ceiling or naka-fix lang na using hardiflex and metal paring. Yan po yung magiging topic natin ngayon. Kita-kita tayo doon at papakita ko sa inyo step-by-step procedure how to install metal paring using hardiflex board. Hello guys! Nandito na kami sa area na pinuntahan namin. Umalis kami ng 5. Darating kami rito 7. So, 2 oras yung biyahe dahil sobrang traffic. Ang ginagawa namin ngayon ay drywall at saka kisame. Hardiflex naman ito. Hardiflex sa ceiling at saka sa walling, drywall. Kasama na yung metal stud.
ito guys. Tapos na kami rito. Gabi na, bawal na magpoko. Eh, reklamo na kami. So, ayan yung nagawa namin. Metal stud, drywall, ceiling, hard reflex lahat. So, babalik kami. Hindi namin kaya tapusin. Kasi ang ceiling, natapos na. So, ang drywall, hindi pa. Ayan yun. May cabinet doon. Ganyan yung framing ng drywall. Ito yung switch. Ito yung switch sa kabilang kwarto. Bale, itong taas. Dalawang room to eh. Yung taas. So, mabalik kami siguro Sunday. Pinapagalitan na kami dahil ating gabi na. Pinilit namin tapusin pero hindi talaga kaya. Dahil na traffic kami. Alas 5 kami umalis. Dumating kami dito alas 7. Eh, alauna na. Kaya babalikan namin to sa Sunday. And guys, kita-kita tayo sa Sunday. Sa kabilang site uli kami bukas. I-update ko kayo guys. And, salamat.